Hello mga kasiwi, ito po si Yani Bayani at nagsasabing hindi to prank, let's do DIY! What's up mga ka-bespre? Yuhu! You know! So, ano bang gagawin natin na ituturo ko sa inyo ngayon? Yun mga ka-bespre, na ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin ang isang faucet na nabali o na-break. Ayun, English. paano i-re-repair yung ano, isang faucet na nasira, nabali. Then, naiwan yung trig niya sa loob. So, paano nga ba? So, yun. Ipapakita ko sa inyo, mga ka-best friend, ang aking ginawa kung paano tanggalin yung trig sa ano, sa pipe na naiwan. So, yun. At paulit-ulit. So, yun, mga ka-best friend, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, please subscribe. Like and share, ayan. At ayan, let's watch this. What's up mga ka-best friends? Ayan, ito na naman yung kapatid na si my baby Yani. Ano bang gagawin natin ngayon? Nasira kasi yung faucet namin na basag. So, aayusin natin. Pero paano nga ba? Siyempre, kailangan natin ng Plies. Ito adjustable na ano, na tools. At screwdriver. Ayan. At lungnos na rin. Lungnos. Siyempre, importante, lagaring bakal. At titlon para mamaya. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-best friend yung faucet namin nabasag. So ito papakita ko. So yan mga ka-best friend, makikita nyo, yan, basag. So yung ngayong faucet nya na iwan sa loob, ay faucet, what I mean yung trig nya na sa loob. So paano nga natin tatanggalin yan? So ipapakita ko sa inyo paano yung technique kung yung mga ganitong senaryo na nangyayari sa mga faucet nyo. So yan mga ka-best friend, let's do this. So yun mga ka-best friend, kung nakikita nyo yung tray nyo yan na iiwan sa loob, so tatanggalin natin yan. Kailangan natin ng lagaring bakal, plies, saka screwdriver. So yan, papakita ko sa inyo mga ka-best friend kung paano yung mga ganitong senaryo, paano natin tatanggal yung naiwang trig. Tanggalin natin yung mga tirang ano. Yan. Yan, kasi naiwan yung trig sa loob. So, ngayon, pagkatagalan kasi ito mga best friend, lumurupok talaga. Ibigay pag inabot na ng taon. Kinakain kasi siya ng kalawang, so yun. Kaya lumurupok. So ganito na yung itsura ng mga best friend. Ayan, kung makikita nyo. Dati makapal ito ngayon, manipis na dahil kinain ng kalawang. So yun bumibigay. So ngayon, ang gagawin natin mga ka-best friend,
para matanggal natin to na iwan yung trade at makalitan ng bago is lalagarin natin yung loob. Yes mga kawest friend, tama yung narinig nyo, lalagarin natin. Ayan, pakita mo. So yan, makita niyo yung tray niya nandun sa loob. Ayan. So, ngayon, maglalagari tayo ng ganito kakapal, mga ka-best friend. Mga ganito lang kakapal. Para mamaya, papakita ko sa iyo anong purpose ng bakit natin lalagari yun. Tsaga lang mga ka-best friend, klangin lang tsagalin. Ayan, hanggang mo ano, na-reach mo na yung ano yung trade niya. Ayan, pag medyo na-reach mo na, ayun, mga pala na, nandun, na silang panawang. Tapos, patatabihan mo lang yun, yan. Ayan, pagkatabi. Para mamaya check mo lang kung kamis pa rin, baka masobrahan mo rin, hanggang lang yung dapat sa may tiplon, huwag sobrahan po mga kamis pa rin, kung tama lang nakikita mo na yung tiplon, pwede na po yun. So, kaya dapat mga kamis pa rin, control lang din. Hindi nakikita mo yung tiplon kasi pag masobrahan mo masisira po yung trade niya. So ayan, pag medyo lumalabas labas yung blue niya, ibig sabihin nare-reach mo na yung ano niya. Ayan. So ang next natin dyan, susungkitin natin na ayan, kung kita niya natanggal. Diba? Kita nyo ba? Diba natanggal mga ka-best friend? So, ayan. Medyo madilim. So, sumputin natin ulit. Hanggang ma-reach natin yung dulo. Kulang pa. Yung green pa kulit. Ano? So ito yung mga ka-best friend, nakatanggal tayo ng ano, ayan. So yan, dire-diretso na yung matatanggal. So
pero lagi titik yung mga kabos ko yun. Yan, kita nyo. Diba? Tanggal natin siya. So, yung naiwan sa loob ng loob. So yan mga best friend, okay na, tanggal na natin. So lagay na natin yung posit. Since na nilagari natin, siyempre magkakaroon ng kunting leak dun sa kanyang tray. So, para maiwasan natin yung mga best friend, kakapalan na lang natin yung tiplo niya na hindi siya tumalas. Ayan. Kapalan lang natin. Ganito yung tamang pagtiplo. So, lalagyan natin siya dito. Linisan lang natin yung tray niya. Ayan. Ayan. Yung tamang higpit lang po ang mga kabustan. Ito yung sobrang higpit. Yung ating adjustable tools at ang higpit. So yan mga ka-best friend, okay na ang ating posit. So ganun lang po. Kung gusto niyo aking video, please subscribe to my YouTube channel by Bibiani, and pakihit na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga bagong DIY video. So hanggang sa muli mga ka-best friend, love you, bye bye.